Asli. Happy. Asli. Happy. Pagkala nga kita ko, uupo ako, no? Kasi 13 years na po ako hindi nakapagsalita dito, medyo mahaba-haba. Pero napakasimple lang po na itutulong sa inyo, I will just introduce you to yourself. Wow! Medyo... Opo! Nakakaibisan na pala ako. Kaya ako itulong mo ako. Okay. Game na ba? Okay! Let's pray first. Father, in heaven, ikaw na aming Ama na mapagmahal na nasa langit. Salamat po sa oras na ito na iyong pinagkaloob sa amin upang kami ay muli ay makapiling mo, makadig sa iyong presensya. And I pray, Father God, na ang Banal na Espiritu ay malayang kumilos. And I pray, Ephesians 1:18 and 19, to grow upon these people, O God, in the name of the Spirit of Revelation, Spirit of Wisdom. In the knowledge of you, Lord Jesus, ay dumalo sa aming kanilinan. Ikaw lang, O Lord, ang mataas sa aking pong pagsalita, gawin mga akong spokesperson, Holy Spirit. Ruach HaKodesh, breathe on us, O Lord. Breathe on us, Ruach HaKodesh, in the name of Jesus. Ruach HaKodesh is Holy Spirit sa English. Okay, salamat po aming Ama sa iyo po ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen! Sabi nga, kasi po, nung sabihin po sa akin ni Pastor John nung anniversary po na dati sa San Fernando noong April 10, Pastor, mag-schedule ka nga ng ano, isang Sunday ng May sa May. Ah, sige nga ako, third Sunday. And then, so, wow, sabi ko, 2003 po ang huli kong pagsasalita dito. Only 13 years. Amen. Sana po, ako alam ko ang huli ko po pagsalita dito, kaya po ako medyo yung nagtagal na hindi nakapagsalita kasi medyo controversial po yung aking naging teaching. Bakit pa tayo atin? Sabi nila pa. Hindi pa tayo pumunta sa langit. Hindi po tayo, pumunta po tayo sa langit. Amen. Hindi lang tayo mag-i-stay sa langit. Ang langit ang pupunta rito sa lupa. Amen! Amen! Eh, medyo yung po naging controversial. Sana ngayon, ay... Sabi ng my love ko, malamang na magtuturo ako dito. Alam niya, yung nangyari, ano po? O, ano ituturo mo? Sabi ko, ito, may dalawa po akong teaching na naka-prepare, na hindang principle, and then, ito po sabi niya, kasi alam niya po yung bati tuturo ko. Sabi niya, huwag mo na yan! Alam mo naman dun! Okay, babawan mo muna! Babawan lang muna! Okay, sabi ko, sige, I will just teach them to know themselves. I will introduce you to yourself. Yan po ang aking, papakilala ko kayo sa inyong sarili. Okay, di ba yan? Simple, simple lang, who are you? Sabi mo nga sa iyo katabi, who are you? Amen! Hindi po yung pangalan nyo. Amen. Hindi rin yung iyong career o profession. Who are you? Who really you are? Amen. Sino ka ba talaga? Okay, Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is it. Elohim, bara, ha-somayim, ha-erts. Hebrew. Yeah, ngayon lang po nangyayal sa akin, okay, maestro, naging matatandaan po ako. Pag napasa ko, hindi ko na nakakalimutan. Gusto niyo po, Our Father in Hebrew. Abinu, Esba Somayim, Yit Kadat Sismeka, Tabo Matuteka, Yatsi Ratsuneka, Baaretz Basomayim. Ratson is will. Amen. Ratsuneka, your will. Pasensya na po kayo, eh. Medyo naging Hebrew po ngayon. Okay. Okay, so in the beginning, sabi po dyan, ibig sabihin, before the beginning begins. Before the beginning start. Okay. God created the heavens and the earth. Hindi po Big Bang Theory. Amen. Amen.
pasalamat, tulungan mo ako sa Big Bang Theory, ha? Okay, kasi high school pa tayo dito. Okay, sabi nung history ay yung Big Bang Theory just outer space ay merong isang accident na nangyari, nagkaroon ng banggaan at nagkaroon ng Big Bang at dyan na yung dyan na tumubo yung mga planeta and then sa Earth nagkasama yung molecules, naging kiti-kiti. And then, bumilang ang mga 1,000 taon, yung kiti-kiti naging butete. Bumilang ng 1,000 taon, yung butete naging palaka. At yung palaka, tumayo. Ah, tumayo yung palaka, naging unggoy. Ah, pagkari ng 1,000 taon muli, naging orangutang. At yung orangutang ay, andun lang, lumapas yung mga caveman. Okay, natatandaan ba yung mga caveman? Java man, little land man, Caucasian man, apat yun eh, Malay man. Okay, high school pa po yan. Eh, medyo na, ewan ko ba, ba't naging matatandain ako nung ang kina-stroke? This is my 21 months kung ako kina-stroke. Amen. July po ako nung mapi-stroke. At salamat sa Lord. Amen. Na itataas ko na yung kamay, pwede na maluto. Okay, so, hindi po Big Bang Theory at hindi rin yung theory ng Darwin. Darwin yun ano? Yung evolution. Hanggang ngayon di pa po yan napuprove yung evolution. Yung unggoy, hanggang ngayon, unggoy pa rin. Sabi mo ato sa katabi mo, yung gandang ito, poging ito, galing sa unggoy. Ikaw ba, papaya ka, galing ka sa unggoy? Oh, hindi. Okay, ngayon, saan ka galing? Where you came from? Simple lang mga tanong. Who are you? Where you came from? Genesis 1:26. Genesis 1:26. Pasisa na po kayo, mula po nung kinahistro, hindi po ako nag-outline. Ala, nandito lahat. Okay, so Genesis 1:26. And God said, let us make man after our image, after our own likeness, let them have dominion, and let them have authority over the fish of the air, over the fish of the sea, and the fowl of the air, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Tama ba? Tama. Okay? Ano ba? Ate. Andito na si ate, matatandaan din yun. Okay, so God created man. Sabi mo, ikaw yun. After his image and after his likeness. Image in Hebrew word, there are two Hebrew words in the word image. One is chelem and two is demut. D-E-M-O-O-T-H, demut. Chelem, yeah. T-S-E-L-E-M, chelem. What this word meaning nature, characteristics, essence, and copy. Hindi copy, copy. C-O-P-Y, copy. Copia, okay. Okay, so, kung ipaparaphrase ko po ang Genesis 1:26, God said, let us copy ourselves and make man after our nature, after our characteristics, and after our essence. Ibig sabihin, lahat na meron ng Diyos ay meron ng tao. Sabi mo, ikaw yun. Ang Diyos ba namamatay? May buhay pa siyang walang hanggan? Sabi mo sa inyong katabi, ikaw din. May buhay ka. Ang tao, kahit hindi siya ma-born again, hindi siya mamamatay na meron siyang buhay na walang hanggan. Kaya lang nga, saan niya gugugulin yung buhay na yon? Amen! Dalawa lang eh. Yung dilangit, and then doon, sa baba. Okay. Meron po siya kasi meron siyang image ng Diyos. Amen! Yung Diyos ay hindi namamatay kasi siya may buhay na walang. Ganun din ang tao. Ang namamatay lang sa atin ay itong physical. But the inner man, hindi yan namamatay. Amen! So, ibig sabihin ko, ano meron ng Diyos? Meron ka. Ang Diyos ay banal. Kaya ikaw ay banal. Amen.
Ya, tapi betul tua. Okay, so may buhay kang malanggan, banal ka. You are in the image of God, created in the image of God. So likeness is to function like. Amen, to function like. Yan ang ibig sabihin yan. Okay, para mas maintindihan natin yung image, Genesis 1:11. God said, let the earth bring forth all kinds of vegetation. Okay, hindi na natanda. Basta lahat ng halaman, amen, ay nilikha ng Diyos. At sinabihan ng Diyos ay lupa. Okay, sabi niya sa lupa, lupa, magkaroon sa'yo lahat ng uri ng halaman na tumutubo, na mayroong bunga, na doon ay mayroong bili sa kanyang bunga at nagkagay niya. So, sinabihan ng Diyos ay halen, lupa. Lupa. So, saan galing ang halaman? Sa lupa. Sa lupa. Ayon sa pag-aaral, ayon sa science. Pag sinabi mo pag-aaral, sabihin natin, para naman meron kayong participation. Ayon sa science. Okay, very good. Wala pa ka naman. Kung ano ang nasa lupa, the components ng soil, ng lupa, ay hindi na nasa ulo. Hindi. Pagsusuriin mo. Kung hindi nasa lupa, ay yun ang mga nasa puno. Kaya yung puno, pag nabulok, nasama sa lupa, alam mo ba kung hindi ng puno? Kasi sila ay mukha ng lupa. Lupa. Okay. Kasi kung ano yung nasa lupa, hindi na nasa puno. Okay. Ayaw mo na ba niya? Okay. Ang akin po, pagkakot po yung nagresenta, medyo nakakamit yung pangako eh. Kaya kanina doon sa sasakyan, sabi ko sa Kimberly, mag-exercise ako. Okay. So dahil ang halaman, nakita yung kulay green na yan, galing sa lupa. Okay. Kapag kaya, ang pinagmula ng halaman ay lupa, pagka yung halaman na inalis ko sa akin ang pinagmula, binunot, anong mangyayari? Ha? Anong mangyayari? Mamatay. Tama, mamamatay. Hindi papatay. Mamamatay. Kasi kailangan lang mabalik siya sa kanyang pinagmulan. Okay, Genesis 1:20. God said, let the waters bring forth all kinds of living creatures. Okay, ganun na lang muna. Okay. Huwag ng living creature, isda na lang kasi yun ang alam-alam natin. Okay, nung nalangin ng Diyos ang isda, ang sinabihan niya ay ang tubig. And then mula sa tubig ay nalalang ang mga isda. Ayon sa pag-aaral. Mahina. Okay. Ayon sa pag-aaral, kung ano yung nasa tubig, ay hindi na nasa isda. Amen? Kung anong components ng tubig, yun din ang components ng isda. Ngayon, saan ang galing ang isda? Tubig. So, pagka inalis ko ang isda sa kanyang pinagmulan, ano mangyayari sa isda? Mamatay. Hindi papatay, mamamatay, mag-i-struggle ang kanyang buhay. So, ano yan ganyan? Tanong-tanong, bakit? Hinahanap niya ang kanyang pinagmulan. Amen? Okay. So, kung ano yung nasa tubig, yun ang nasa isda. Kasi doon siya galing. Amen? 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 Amen. Dito pa lang, dapat sumisigaw ka doon. Amen! I like it! Dapat ganun ka lang dyan eh. Amen! Kung ano yung nasa tubig, yun ang nasa isda. Kasi ang isda ay galing sa tubig. Ngayon, nung nalangin ng Diyos ang tao, sino ang kanyang kinausap? God himself. Ha? Sino ang kinausap ng Diyos? Elohim. Meaning, this is the Hebrew word in a plural, in a singular form. Amen. Plural, but singular form. Singular in form. Pag nakabasa kayo ng Hebrew na may I am, meaning that is plural. Amen. Katulad ng Malak. Malak is angel. Amen. Pagka ang angels, malakim. Amen. Amen ba? Amen. Eh, makatulog. Kaya natin itatay. Melek, king. Amen. Pag kings, melek, king. Basta may I am, cherub, cherubim.
maraming mitsirab. Amen. Amen ba? Amen. Okay, so Elohim, ang singular ng Elohim ay Eloah. Amen. Eloah Rapha. God my healer. Amen. Rapua. I am healed. Amen. Okay. So, sino kinausap ng Diyos? Tunalangin niya ang tao? Sino? God the Father said to God the Son and God the Holy Spirit, let us make man. Let us copy ourselves after our image and after our likeness and after our nature and let them have dominion. Likeness means function, to function like, and to function them like us. Amen. Paano nagpa-function ang Diyos? Paano nagpa-function ang Diyos? Genesis 1:3. God said. 6. Genesis 6. 1:6. God said. Genesis 1:11. Genesis 1:20. God said. Puro God said, di ba? God function by speaking. Amen. Amen. We are created in the image of God. Amen. Amen. So, Mark 11:24. Ito na, ayun na to. Hello, kayo ka na, ikaw na ito. Ha? Mark 11:24. Before I said to you, whatever said. Jesus said. Okay, basa. Therefore I say unto you, what things whatever you desire. Okay, King James, please, King James. You say. Yung nakalagay, you say. Whatever you say. You King James. Okay, pakibasa malakas. Okay. Lalakasan niyo yung saints. Okay, ulit. For surely I say to you, whoever says. Okay. Be thou removed. God in his heart. But daan-daan ka sa pag-salita. Kasi delikado. Amen. Amen. Kasi ikaw ay created in the image of God and you are functioning like God. Amen. Yes. Amen. That's what you have in yourself. Without doubt in his heart, in your heart, you shall have it. Minsan, kung ano lang negative, doon tayo wala ang tabuda-duda. Hirap na buhay. Wala ka duda-duda. Hirap na buhay. Labahin lang. Naku, sisipunin ako. Nagdududa ba? Oo, ano, mamaya. Sisipuna. Okay, masakit na katawan ko. Galag natin ako. Mamaya, ano? Kasi, you shall have what you say. At minsan, hindi tayo nagdududa sa sinasabi natin. Yes! Doon sa negative dahil hindi nagdududa. Ang sinabi mo, mayaman ako. Hindi ba nararamdaman mo ba? Wala na. You can't have it. Kailangan pa rin salita, walang duda. Amen! Magkakaanak ka na! Yes! Okay, nasaan na tayo? Okay, nasa kalisod. Okay. You
must function like God. Amen. Amen. Kaya huwag basta-basta magsasalita. Kung ano yung nararanasan mo ngayon, ay sinabing mo yan noon. Amen. 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 Okay. Where is go? Sabi yan, English, English, international English. Where are you going? So, galing tayo, who are you? You are created the image of God, amen? Okay? Where you came from? Then, where are you going? Okay, Isaiah 46, 9 and 10. Isaiah 46, 9 and 10. Okay. Isaiah 46, 9 and 10. Where is your God right here? Sabi. Okay. Pakibasa nga, nabalakas. Pastora, pakibasa. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Okay. Declaring the end from the beginning, and okay, from the ancient times, things are that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will declaring do all my pleasure. Okay, declaring. Declaring the end from the beginning. Sa ibang salin, declaring the result, the product, from the beginning. Amen. Sa simula pa lamang, ay sinasabi ng Diyos kung ano ang maging, ano ang result. Amen. Okay, tatanungin nyo kayo. Sumagot kayo, ha? Pagbutihin nyo. Hindi mo kayo, Andre. Kailan namatay si Jesus? Kailan namatay si Jesus? 1,000 years. Ilan? 1,000 years. Oh, iyan ay sa iyong pananaw. Sa pananaw ng Diyos, dahil dito, Isaiah 46, sinasabi na niya yung wakas sa simula pa lamang. Revelation 38. Oh, diyan, magbubulat kayo. Revelation 38. Jesus was slain from the foundation of the world. Kaya na namatay si Jesus. Tatayo na tayo. Hallelujah. Kaya namatay si Jesus? Before the foundation of the earth. Bago pa nilalakad sa liputan, nakita niya ng Diyos. Amen. Na si Jesus ay namatay sa krus. 2,000 years ago. Sa atin, 2,000 years ago. Pero sa Diyos, kasi nakita na niya yung wakas bago siya nagsimula. Sa Panginoon, alam mo ba, sabi mo sa katabi, alam mo ba na tapos na ang Panginoon sa'yo? Oh, hello? Yeah. You must grow. You must grow sa purpose ng Diyos. Amen. Ephesians 1:4. Tapos na ang Diyos sa'yo. Amen. Yeah. Ephesians 1:4. Kailan ka pinili ng Diyos? Kailan? Before the foundation of the world. Oh. Wow. Ano? Kailan ka pinili ng Diyos? Before the foundation of the world. Okay, wow. Tapos ka na. Amen. 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 Hello. Ngayon. Romans, kaya yung nangyayari sa'yo, dahil tapos ka na sa Diyos, lahat ang nangyayari sa'yo is for your own good. Romans 8:28. Wow. Yeah. Okay. Romans 8:28. Sabi po dyan, and we know. Do you know? Yes. Sabi niya, we know. Do you know? Yes. That all things work together for good to them that love God. Amen. Amen. Those who are called according to His purpose. So, tapos ka na. Wow. Amen. 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 Kasi, before the foundation of the world, pinili ka na ng Diyos. Amen. Amen. Doon sa kapanatuan, ako po ay nag-speak na sa conference.
2 hours po akong mahigit po nakatayo. Amen. 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 Alam niyo po, 13 years, ang dami niyong namis. Amen. Okay. Because of the of Isaiah 46:9-10, on that note, tao lang ang binigyan ng Diyos na kakayahang makita ang hindi nakikita. Kapag nakita mo yung hindi nakikita, makikita mo. Taas ang mga soul leader, taas. Taas yung nagsasawli, taas. Tatanungin kayo, nung bago-bago kayo, nakita niyo ba yung sarili niyo na nagsasawli? Yes. Ha? Nakita niyo na? O, di nakita niyo na nga. Kasi nakita mo eh. Amen. Nung bago-bago ka, nakita ko din ang sarili ko, nagsasalita sa maraming tao. Amen. At yun ay nangyari. Kasi nakita ko. Pag nakita mo, makikita mo. Tao lang ang binigyan ng Diyos na kakayahang makita ang hindi nakikita. 10 years from now, ano ka na? Oh, sige. Sisigita ko kasi G12 kayo eh. Oh. Ngayon, nakikita mo na ba sa sarili mo na may disciples? Yes! Pag hindi mo nakita, hindi mo nga makikita. Pero pag nakita mo, may tinidisciple ka, makikita mo. Amen! Amen! Okay ba? Amen! Okay. Ikaw, Pastor, nakita mo na ba na may bitbit kang anak? Pag hindi mo nakita, hindi mo makikita. Pero pag nakita mo, makikita mo. Sino kaya ang nakakakita sa kanyang sarili na siya'y bilyonaryo? Wala, mahina. Amen. Pag di mo nakita, hindi mo makikita. Tayo lang ang may kakayahan makita yung wala pa. Kaya pag nakita mo yung wala, makikita mo. Amen. Amen ba? That's my original. Amen. Pagka meron ng gaya niyan, gaya sa akin yun. Kasi nakarating na po ako sa saan lugar sa Pilipinas. Yun po. Kapag nakita mo, yung hindi nakikita, makikita mo. Amen. Kasi ang lahat ng bagay ay nilalang sa mga bagay na hindi nakikita. At yung hindi nakikita, na wala pa, ay nalalang at yun ay nakita. Amen. Kaya pag nakita mo, oh, amen. Kaya makita mo yung sarili mo mayaman. Amen. Ako, pag lumabas po ako every morning, meron akong hope. Meron akong expectation. Hebrew 11:1. Ang sabi po noon, faith, now faith is the substance of things, hope or expectation. Hoping is expectation. I expect, because I am healed according to the word of God. Ay talagang bumabangon po ako. At may basketball doon sa amin, nakita ko sa sarili ko, 53 points. At darating araw, makikita ko ngayon kasi nakita ko. Amen. Kapag hindi ko nakita, hindi ko nga makikita. Kaya mahalagang makita mo yung sarili mo ngayon. Kasi kaya pala tinanong sa inyo yung mga nagsosonglid. Kasi bago kayo nagsonglid, nakita niyo muna yan. Amen. Kung nakita niyo yun at nangyari, how much more sa iba pa? Amen. Amen. Alam niyo po yung The Secret, the book of the secret? Sino yung nakabasa na ng the book called Secret? The Secret. Yan po ang sikreto ng mga limaman. Amen. The quantum physics. Quantum physics. Quantum physics. Ano yung quantum physics? Sabi ng Proverbs 23:7, for a man thinketh in his heart, so is he, or so he become. Yes. So kung ano yung iniisip mo sa isang sarili, ikaw ay magiging ganon. Yeah. Kaya kung iniisip mo mayaman ka, mayaman ka talaga. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Kaya lang mag-isip ka na. Amen. Yeah. According to the word of God. Yeah. Yung word of God promise yan, hindi pa nakikita. Pero sabi ng Ephesians 1:3, puro spiritual blessing yan. Amen. 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 Paano yung spiritual blessing magiging natural blessing? Think! Think! Amen. Yung wala pa, makita mo na. At pag nakita mo yan, mabubuo yan sa iyong harapan. Amen. Amen.
Yan ang tawag doon ay quantum physics. Yan yung the secret ng mga mayayaman. Kaya sila may mga picture na nandun sa San Francisco Bridge. Pinipicture nila yung sarili na nandun sila sa San Francisco Bridge. At nakakapunta nga sila sa Amerika. Kasi nakita nila yung kanilang sarili na nasa Amerika. Amen. Mayaman. Amen. Yung bahay mo. Nakita mo ba yung bahay mo ngayon? 10 years from now, ano nakikita mo? Sabihin mo sa'yo katabi, nakikilala mo na ba yung sarili mo ngayon? Grabe ka! Grabe ka! Grabe! Grabe! Amen! Hallelujah! The image of God and the Son of God is the same. Ang anak, kung anak ka ng Diyos, ano yung image ng Tagalog? Kawangis ka ng Diyos. Amen! Kung anak ka ng Diyos, kawangis ka ng Diyos. Amen! Oh, kaya grabe ka. Amen! Hallelujah to the King! Hallelujah! Sabi mo sa'yo katabi, dahan-dahan ka na sa pagsasalita. Amen! Dapat puro according to the Word of God. Kaya ako, hindi na po ako yung nagbe-bless, nagbe-manong gano'n. Bilis ko na po yun. Pero nagbe-bless pa rin po ako. But I declare blessing. Sa aking panganak, I declare blessing. Shalom to you as you go, and shalom as you come home. Angels minister to you to protect you. Okay, how to activate your angels? Isinya? Kasi, kawangis po ang Diyos, dapat meron kang angel. Amen. Amen. How to activate your angel? Paano mo i-activate ang angel mo? Gaya ni, ng Diana nito. Diana ni Berlin ay nasa kasaan po ng high ace. 100 kilometers per hour na takbo. Amen. Alam niyo po, takanta yung limang doktor. Bakit? Kasi, nakupi yung high ace. Yung kanyang biyanan, walang isang mang fracture kahit ng maliit na buto. At sabi ng doktor, akala ko ba tao nasa kasaan? Bakal pala. Hindi mo makapaniwala yung doktor. Sa pakayasabi po noong nanay niya, may umakap sa akin. Wow! Na kulay na maliwana. Wow. That's angel. Wow. Amen. Angels. How to activate? Gusto niyo po ma-activate the angels niyo? Yeah! Psalm 91, verse 11 and 12. Kabisaduhin ninyo ang Psalm 91, that's the covenant of God, a covenant of protection. Okay? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadows of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, in whom, my God, in whom I will trust. Surely, kahit virus, di ba kalapit sa'yo? Amen! Isaguhin niyo yun! At i-declare niyo, Psalm 103, verse 20. How to activate your angels? Kasi dapat kilala mo sa sarili mo. Amen! Amen. Psalm 103, verse 20. Bless the Lord! Pagbasa! Bless the Lord, you His angels, who excel in strength, who do His work, heeding the voice of His word. Heeding the voice of His how to give voice to the Word of God. Speak the Word of God. Amen. Amen. Kapag di na nagsasalita ng Word of God, yung angel mo, walang ginagawa, tumataba. Amen. Teka ng angel mo. Master, what? What? Alam natin din sa'yo, puro negative. O, demonyo naman ang tumatakbo. Yung angel mo, tumataba. Pag nag-usap yung mga angels, o, kamusta ka na? Eto, tumataba. Yung bossy ko, walang alam na salita ng Diyos. Amen. Ang kanyang espada, ganito kahaba. Okay? O, Ephesians 6, 17. Ha? Ang sabi ko, ang tabak ay ang salita ng Diyos. O, gano'ng kahaba yung tabak mo? Eh, hindi tabak yan. Amen. Buti pa yung epang kayo, mahaba. Kaya, to activate your angels, give voice to the Word of God. Amen. 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 Kaya dapat lagi ko sinasabi, Psalm 91, verse 11 and 12. Kaya lagi ko po dinideklara sa
sa aking asawa, sa aking mga anak, hindi sila aalis hanggat hindi sila lumalapit sa akin. And I bless them. I declare to you, Shalom, Ashigo, Shalom, Ashigo, Ashuha, Ashigo, and Shalom, Ashuha, home. Angels, minister to you, ako dito, Psalm 91, verse 11 and 12. Psalm 34, 37, verse 4. Ang dami patungkol sa angels. Amen. Kaya hindi angel yung pag-aaral natin. Kaya lang, kaya ikaw ay kawangis ng Diyos, dapat alam mo ito. Amen. 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 Hallelujah, tama naman ang nangangawag din pang ako. Ang dami na eh. Amen. Amen. May natutunan ba kayo? Amen. Lahat ay. Amen. Mag-uumpisa ko niya ito. Ano oras na? Ah, pwede po. Maaga pa. Maaga pa. Okay. Sabi ko sa iyo katabi, kailangan lang magbago ang isip. Amen? Magbago na? Pananaw ang isip. Pag di nagbago ang isip, wala kang mararanasan. Amen? Amen. Romans 12, 2. Be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove for yourself, you may experience for yourself what is the perfect will of God. Bago mo maranasan yung perfect will ng Diyos sa iyo, dapat magbago mo na ang iyong isip. Ay, yan eh, isang toko pong tinuluyan sa San Fernando. Kaya kabisado na po nila yan. Pag sinabi ko renewal of the mind, alam nila yung sunod-sunod, uupo na ako. Alam na nila. Pag nagbago ang isip, magbabago na siya. Magbabago ang pananaw. Pananaw muna. Pag nagbago ang pananaw, magbabago ang confession. Pag nagbago ang confession, magbabago na ang buhay mo. Kasi kung ano sinabi mo, hindi lang mangyayari sa'yo. Saan taon yan? Tama na. Ano na yan? Pag-isipan nyo. Amen? Ito, tinulong ko sa inyo, pag-isipan nyo, marami pa po kayo makukuha dyan. Yung, okay. Ang tao nila lang ng Diyos sa kanyang walis, God is a spirit. Amen? Amen. So kaya, ang tao, espirito, na dalawa po ang source. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Abba? Abba, Father? Abba means source. Yes. Source, pinagbulan. Amen? Kaya pag sinabi mo, Our Father, aming pinagbulan, nasa langit ka. Amen? Amen. Sa kagaling, langit. Aming pinagbulan, nasa langit ka. Sambahin ang alam mo. Bakit ikaw ay taga-langit? Amen? Amen. Amen. Wala nang natutuwa. Amen. Hallelujah. Just, ano ito? Chudakuz. Ika nga. Parang kalabaw. Amen. Ngayon, parang kumagat lang kayo na kumagat ng damo. Kaya yung kalabaw, pag yan ay sinuga, nakakangat agad ng damo yan. Hindi yan inuuya. Pag yan ay namamahinga, nguya na nguya. Kasi nilalabas siya yung kanyang kinakilain at yun ay kanyang chudakud ay kanya. Kumba o kad? Chudakad. CUD. Kad. Chudakad. Okay, nguya na nguya yan. Pinipino niya yung kanyang ganun po ang meditation. Okay, ben, nang namin niyo. Pinuhin niyo yung narinig niyo ngayon. Kasi bungkus-bungkus na dayamin niyo na yun yung sinaksakusin. So, ano ninyo? Bulay-bulayin. Amen? Marami pa kayo makukuha dyan. Amen? Makikilala nyo pa ang inyong sarili. Amen? Sabi nga ni Rick Warren, what on earth am I here for? Bakit ka narito? Bakit ka buhay? Bakit ka buhay? Amen? Ako, panibagong teaching na naman yan. Purpose. Kaya lang, eh, tama na po, nangangawin na ipang ko. Nagtatagal ko na lang oras. Purpose. Amen. Diba? God is omnipotent. Kasi gusto makilala mo sa sarili mo. Omnipotent. Ikaw ay full of potential.
ang dami mong potential. Ako, potential ko, senior. Wow! Potential ko na rin, amen! Amen! Huwag na. Huwag sabihin ito, mula na lang ako. Kaya nga, potential eh. Potential means dormant pa. Hindi pa lumalabas. Pag yan ay lumabas na, katulad ng mga kanta, dati yan, potential nyo yan. Pero ngayon, skill nyo na yan. Amen! Amen! Kaya, marami yan. Naku, nandiyan pa yan sa loob. Ang dami pa. Amen! God is omnipotent. Family, all potential ay nasa kanya. When we are created in His image, kaya full of potential ka. Ang dami mong potential. Kinakailangan lang na i-ano mo yan, ma-discover mo yung potential na yun. Amen! Ay, tama na. Namamit ka talaga. Let's pray! Aming mga nasa langit, salamat po sa iyong pagtuturo sa amin. Dalangin ko po aming Ama na patuloy na ang mga salitang na ito na aming ladinig patungkol kung sino kami ay patuloy pang limabong, patuloy pang mahayag at makilala pa namin kung sino kami o aming Ama na sa langit. Salamat po! We give back all the glory and honor to you alone, Father God, in the name of your Son, Jesus, our King and Lord. Ito po ang dalangin, lahat po tayo magsabi ng Amen! Wow! Wow! Amen! Wow. Amen! Masabing amen! Amen! Yeah. Napaka-powerful yung talk lang po na na tayo natulong ng Diyos na makapangyarihan na ating mga sinasabi. So, ibig sabihin, lahat ang sasabihin ay pag-ibigin niya tayo. Amen po, para sa aming bayan, para sa aking pamilya, para sa aming sarili, at para sa ibang tao. So, because we have the likeness of God na anong ating anong siya sa ating mayayari. Praise God. So ngayon po, sa bago po tayo sumambang muli sa Panginoon ay tayo po nakaloob at sino po sa inyo, alam po natin na isa sa ating katulad sila dito sa Lidon sa ating nilalokal natin pero sa Diyos tapos na. It has the end, He has the end in mind na. Tapos na po sa Kanya ang lahat yan. On the worship center, tapos na po sa Diyos, sa Diyos yan, matagal na. Pero kaya lalakaran na lang po natin yung ating pang-ibangan ng Diyos para sa atin. So let's be faithful. Natapos na po yung kupon. So we're looking sa by next na tayo ating tatagalingan yung ating CR o yung flooring ng dangal ng second floor. Kaya nga po, pag-pray po natin ang provision ng Diyos at sama-sama po muli tayo. So yung mga pledge ko para sa May 31 deadline, we are searching na ito po ay gawin na po natin. So may pong gigay po tayo, and also agad verse 6, visit na po tayo ni Pastor Idon sa kanyang very special Sunday, the birthday niya last Thursday, kaya encourage na i-bless natin siya ng birthday blessing para po sa Ama ng Diyan. Pero tayo na, let's have our offering and thanks para po sa pledges para po sa Panginoon. Let's pray. Father God, salamat po sa umaga nito, salamat dito sa aming narinig na mensahe na talaga po nakabuhay ng aming pagpanatawag na kung sino talaga kami Panginoon. And Lord, let us discover more kung sino po talaga kami at nalaman mo po namin na you are more than conquerors, kaya nga po pala talagang kami pa yung mga nanagumpay na hindi na kami dapat na-apekto ng mga problema sa paligid. Ibig aming help, we can confess and declare what you have already declared in heaven, O God. Kasi lang sa Panginoon, ibig sa pagbibigyan nito, nalang po namin as we give to your tithes and our offerings, ay lalo mo pagpapalaan ng bayan. Kaya, this is this in Jesus' name. Amen. Amen. Magawa pa natin ating worship team. So, declare po natin ang ating declaration from the rooftops. Hello, bless you. Mama ka pa naman. Tayo ay declare natin sa ating pagbubong yung ating declaration. Praise God. Tayo po ba yung lahat? Happy birthday. Happy birthday.
Amen. Amen. Si Ate sa pagiging matanda. Yeah.
Brethren this morning. Let's get up, Father, and give your blessing. Sa bangsa ayo, Father, just blessing. The words of blessing. Diba, magsabi lang po tayo magpapala sa bawat kapatid, sa bawat sabi natin. Magpapala po tayo kapatid, magpapala sa bawat nasa langit. Huwag naman po mas magpapala lang po tayo blessing. Kagalinga, kagutasan, pagpapala, pagyaman. Come on, let's declare the power. Let's use the power of our words. Sa kapa, declare the power of the words. Lord, salamat po sa aming natagal na salita. Alam mo namin na this is your word, Lord God. Kasi sa simula pa lang, pinakilala mo lang, Lord, who we are, Lord, sa iyo, Panginoon. Hindi kami tanungan, Lord, hindi kami ang mababanguli, Lord God, but we are your creation, Lord God, we are made in your image, Lord God, we are rulers, Lord, and we are the dominion sa mga mundo, Lord, that you said in your word. Bumabataan sa problema, sa mga pangyayari as we declare your promises and Lord, that mag-isar sa amin ang unong niyo, Lord God, it is yes and amen, Lord God. It is done in Jesus' name, Lord God. Lahat ng ating pinalian sa lupa ay pinalian mga salamat. Lahat ng ating pinawala sa lupa ay pinawala mga salamat, Lord God. And we receive it right now. And Lord, that patuloy mo ako pagbantayan ang ating mga labi at mga sinasabi, Lord, na walang masamang lalabas sa ating mga bibig, Panginoon, yung mga sila sa iyong karangalan, sa iyong pangalan. Kung yung pawang, katotohanan pawang ngayong masalita, pawang ngayong positibong bagay na bigay mo sa amin, Lord, na pagbibigyan ng pagpumpay sa bawat sa amin. Kaya pagpa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 pagp
Maganda, mayaman ang Jesus name, Lord God. Napatuloy kami ng pamahal, patuloy pag-ibig mo, Lord, dahil patuloy sa amin. We can love you to that love of God, the people around us. At patuloy mo rin tuturuan ang gagabayan. At hindi naman gagabayan, patuloy kami nagkabatalag to us, your holy God. At aming tinatawag kami ito, Panginoon, that this is ours. At lahat ng alam ng Diyos, magsabi ng tatlong malalakas na amen. Amen! 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 Let's go, 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 let's